Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Deuteronomy 28:2 Tagalog ang Biblia. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. And in Amplified Version, Deuteronomy 28:2 And all these blessings shall come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Deuteronomy is no other than Prophet Moses himself, and it was written to the Israelites people. At dito sinasabi po mga kapatid ng Panginoon, of course, sa pamamagitan po ni Prophet Moses, na ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa mga Israelita kung kanilang didinggin ang tinig ng Panginoon Diyos, because way back then they were under the law, and about 613 laws ang mayroon po ang mga Israelites, brethren in Christ, na kung susundin nila ang mga kautosang ito, mga kapatid, o ang tinig ng Panginoon ay aabot, or the blessings of God will overtake them. Same thing po sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, na kung tayo din ay makikinig ng salita po ng Diyos, because the word of the Lord is very, very important sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga lang po ang iba naman kung bakit po minsan napapahamak is because they do not take heed the word of the Lord. Kaya kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, of course, tayo po ang magbe-benefits, tayo po ang makakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, kabutihang loob ng Diyos, at tayo makakaranas ng mga pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. And our today's perception entitled, All These Blessings Will Overtake Us. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi lamang ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumusunod sa atin, kundi ito ay mag-o-overtake sa bawat isa sa atin. Ang wika nga ng overtaking, brethren in Christ, ang kikitain mo ng isang taon ay kikitain mo ng isang buwan. Ang kikitain mo ng isang buwan ay kikitain mo ng isang araw, at ang kikitain mo ng isang araw ay kikitain mo lang ng isang oras. Ganun po mga kapatid ang tinatawag natin na overtaking, na pagpapala at biyaya po ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya tulad ng mga Israelites people, mga kapatid, we are entitled, brethren in Christ, sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos. And our today's preaching, we are going to acronym the word WEALTH, WEALTH, Brethren in Christ. At ito po ay ilan lamang sa mga pagpapala ng Diyos na maaaring mag-overtake sa ating mga buhay. First point, the blessings of wellness. Alam niyo po mga kapatid, yung well tayo in the presence of the Lord, tayo ay malakas, tayo ay malusog, wala tayong sakit at karamdaman. Brethren in Christ, that is blessings of the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, araw-araw, mga kapatid, nakakaranas tayo ng pagpapala ng Diyos na sa paggising natin, taglay natin ang kalakasan at kalusugan, walang sakit at karamdaman. That is another blessing ng Panginoon sa bawat umaga, brethren in Christ. And second point, the blessings of extraordinary
living. Alam niyo po, mga kapatid, yung unusual, mga kapatid, uncommon, extraordinary, supernatural. Kasi alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa atin is almost miracles. Bakit po? Because being born again nga ay ang sabi nga po ni Billy Graham, Brethren in Christ, iyan po ang unang milagro na ginawa sa atin ng Diyos. Kaya tayo ay nakakapamuhay ng isang bagong buhay, Brethren in Christ, o binagong buhay, ay dahil nga po sa pagkilos, paggawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Because ourselves, Brethren in Christ, ay hindi natin kayang iligtas, hindi natin kayang baguhin. Kaya kung tayo ay naligtas at tayo ay nabago, that is that's because of the mercy, the grace, and the miracle of God, so that we can now live an extraordinary living. Bakit po? Kasi nakakapamuhay tayo ng matuwid na buhay, nakakapamuhay tayo ng makadiyos na buhay. Mga kapatid, again, that is being extraordinary living. And the third point, the blessings of abundance. Alam niyo po, vocabulary ng ating Panginoon yung abundance. Gusto ng Diyos na nag-i-increase tayo, nag-a-abound tayo, Brethren in Christ, nagiging productive tayo, nagiging fruitful tayo. Kasi yan ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Di nga po, ang gusto ng Diyos ay fullness ng buhay, Brethren in Christ, till it overflows, ang sabi nga po ng John 10:10 sa Amplified version. Kaya gusto ng Diyos ang buhay na masagana, buhay na umaapaw, buhay na sabihin natin, mga kapatid, na wala nang hahanapin pa, wala nang kakailanganin pa, wala nang hahangarin pa, wala nang hihilingin pa, because we have that abundant life. And fourth point, Brethren in Christ, the blessings of life. Yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, particularly yung eternal life, Brethren in Christ, iyan po ay blessing din ng ating Panginoon sa atin. Kaya salamat, dahil people are preparing everything para po ma-sustain, para ma-lengthen or ma-prolong ang kanilang buhay. Pero tayo, mga kapatid, we have eternal life with the Lord, and that is blessings, Brethren in Christ. Kailan po nagsisimula ang eternal life? The moment we accepted and we receive our Lord Jesus Christ, eternal life ay ibinibigay sa atin bilang regalong kaloob sa bawat isa. Kaya ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, we have that eternal life, Brethren in Christ, with the Lord. And of course, Brethren in Christ, fifth point, the blessings of triumph. Alam niyo po kung bakit tayong mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, tinagurian na bilang mga overcomers, bilang conquerors, bilang victorious, and bilang triumphant. Kasi alam niyo po, wala kasing pagsubok na ating naranasan na hindi nating kayang lagpasan at hindi nating kayang pagtagumpayan. At iyan po ay pinatunayan ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat sa Corinto, Brethren in Christ. Because the very moment na dumating ang temptations, that is also the very moment that God will give a way out of it. Kaya tayo ay nagiging mapagtagumpay sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po lingid sa bawat isa sa atin na tayo talaga ay dinestin ng Lord to prosper. Tayo ay dinestin ng Lord to succeed, Brethren in Christ, in life. Again, tayo ay tinagurian ng Lord na mga victorious, triumphant, overcomers, and conquerors. And last point, Brethren in Christ, sixth point, the blessings of happiness. Alam niyo po, mga kapatid, magkakapatid yan, peace, happiness, joy, Brethren in Christ. At ang iba ay they're trying to find it in wealth, in possession, at pagiging famous, Brethren in Christ. Marami silang iniisip na pwedeng makuhanan ng happiness.
Pero alam niyo po mga kapatid, the secret ng happiness is having Jesus in our hearts because Jesus Christ Himself is our joy. Kaya mga kapatid, ang happiness ay hindi po yan nabibili, hindi po yan makikita at hindi yan maibibigay ng sanglibutan, only in our Lord Jesus Christ. Kaya nga, even in the midst of the storm, we can smile. Bakit? Kasi ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, in the world, we have tribulations, we have prostrations, we have distress, but cheer up, I have overcome the world. We have a reason but why we can have happiness even in the midst of the storm because we have Jesus. To sum up of our today's preaching, we acronym the word wealth, W-E-A-L-T-H. First point, the blessings of wellness. Second point, the blessing of extraordinary living. And third point, the blessings of abundance. And fourth point, the blessings of life. And fifth point, the blessings of triumph. And sixth point, last point, the blessings of happiness. And these are the acronym of the word wealth, wellness, extraordinary living, abundance, life, triumph, and happiness, brethren in Christ. And these are some of the blessings of the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. And our today's promise, pangako ng Diyos na tayo ay hahabulin ng mga pagpapala, kaya't araw-araw ang masaganang buhay ang laging natatamasa. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na tayo ay hahabulin ng mga pagpapala, kaya't araw-araw ang masaganang buhay ang laging natatamasa. To God be all the glory. Lead us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil lagi po ninyo kami nililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan. At salamat Panginoon dahil kami ay patuloy mong inaadya at inilalayo sa mga lalang gawa at plano ng kaaway. Salamat din sa mga provision mo, Panginoon, because tunay nga po ng iyong biyaya ay sapat at sufisyente sa aming mga buhay. Dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay, you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the very reason why you blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya once again, this day kami na naman po ay excited na maging pagpapala sa mga tao. Una sa aming pamilya, pangalawa sa aming church, pangatlo sa aming community, pang-apat sa lahat ng taong aming mga makakasalamuha, ito man ay aming katrabaho, ito man ay aming kaklase, ito man ay aming mga kapitbahay. Lord, thank you so much for being a vessel and channel of blessings to them. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na patuloy na naglalaan ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay ng iyong mga salita whenever they have prayers. I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them because you promised us that whatever we ask to the Father, in your name, Jesus, everything will be given unto them. That's why, Lord, all of their prayers right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted. Ito man ay kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kalusugan, katugunan, katagumpayan, kaginhawaan, kabuhayan, katiwasayan, kapayapaan. Whatever they are praying right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Dahil wala kaming hiniling na hindi po ninyo ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat God, dahil tunay nga po na ang mga biyaya mo, mga pagpapala mo, ang lahat ng kabutihan mo ay mag-o-overtake sa bawat isa sa amin because your very word is living in our hearts. Salamat God, salamat Jesus for being with us always. Kaya kami ay nagiging obedient, nagiging submissive, at kami ay nagtitikhid sa inyong mga salita. Salamat God, salamat Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, and may God bless us all.